Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang bahay na pinapagawa ho sa lalawigan po ng Cavite ang natenga. Matapos daw kasi ho na bayaran ang contractor, bigla na lamang ho itong naglahong parang bula. October 9, 2017, nagsimula hong magpa-renovate na kanyang pong tahanan, ito pong si Neil Alvarez. Si Felbert Abella daw ho ng DreamWork Construction Incorporated ang project manager nito. Nagbayad daw ho ng down payment si Mang Neil na 65,000 pesos. October 21, 2017, nagbayad ulit ng 65,000 pesos para mabuo po yung 130,000 na total na gastos po sa renovation. Nang makuha ang kabuang bayad, hindi na daw ho nagpakita to si Felbert at inabando na ang gagawin sana pong renovation ng kanya pong tahanan. Kaya kausap po natin ngayon sa studio, ito pong si Neil Alvarez. Neil, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Oy, tanong ko lang, ano na ba ang status ng renovation, supposedly yung construction na yun? Sa ngayon po, talagang napakasakit po. Kung titignan niyo po yung bahay ko, talaga pong napakasakit talaga naman dahil hindi po nila natapos yung bahay ko. At nakapag-pulipaid po ako na ang sakit po talaga dahil... Pero nasimulan nila, nasimulan. Nasimulan naman po. Kaya mga lang po... percento-wise, ilan siguro percentage? Po mga 50%. Oo. Opo. Kaya lang po doon, ang masakit po doon, hindi ko ina-expect na isa po ako sa mga maloloko na dahil po ang binitawan kong pong pera, hindi po ganong kadali po kita. Opo, hindi po ganong kadaling kitain. Kayo po ba'y dumulog na rin po sa DreamWork para ireklamo itong tauhan nila? Ah, hindi po. Kasi po ang nangyari po, yung time na talagang hindi na po sila pumapasok, wala po akong unang pumasok sa isipan ko, ang Tulpo Brothers po. Yeah. Dahil kasi po kahit nasa Japan ako, pinapanood ko po sila. Paborito ko po sila magkakapatid dahil katulad ko po na isa po akong nasa, hindi ano, matatawag. Tama yung ginawa mo, Neil, at dito ka dumulog sa amin. Dahil makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono, si Attorney Herbert Matienzo, siya po ang head ng PICAB. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po. Tapos si Alex Santos po to, kasama ko po si Ben Tulfo. Kilos pronto po to ang programa ho dito po sa PTV. Opo. Attorney, ano pwede ho natin may tutulong po dito sa kawawa hong isa pong complainanto dito? Nagpagawa ho siya ng bahay for renovation sa isa pong kumpanya. Ang kumpanya po ay yung DreamWork Construction Incorporated. Pero, nakapagbayad na po siya ng full, yung 130,000 pesos na dapat po i-renovation po ng bahay. Ang nangyari, iniwan po sila sa ere po, attorney. Ganun po. Opo. Una-una ho, dapat po ay malaman mo muna namin kung yung DreamWorks ay lisensyadong contractor. Ibig sabihin, may pick-up license po ba yan? Otherwise po, hindi po kami ang tamang himpilan o ahensya na makakatulong ho kay sa atin nung nagreklamo laban sa DreamWorks. Oh, si Neil Alvarez po. Kung sakali naman po na ito'y may lisensya, na kami ho'y nag-issue sa kanya ng pick-up license, maaari ho siyang tumulog sa aming tanggapan, mag-submit po siya ng complaint na ito po, under oath po na complaint at amin ho investigahin. Opo, pero attorney, yung pangalan pa lamang ho na DreamWork Construction Incorporated, mukhang accredited do sa inyo, sir. Hindi naman siguro basta-basta po itong grupo, sir. Corporation. Corporation do. Pasensya na ho kayo, Alex. Opo. Hindi ko ma-verifika kung lisensyado sa amin o hindi. Pero kung yan ho lisensyado, sinisigurado ko kayo na buo kayo na kung sakali yung may ito. May kalalagyan ho sila? Opo. Kami ho ay may mandato na suspindihin ang kanilang lisensya o tanggalan ho sila ng lisensya kung mapapansayan ho na sila ho ay may mga violation ho na nagawa. Attorney, kung mamarapatin niyo po, sana ho'y stay on the line dahil po kakausapin po natin yung HR admin po ng DreamWork Construction Incorporated. Baka pwede ho natin mapigaho to, no? Makakuha ho tayo ng impormasyon. Nasa linya ho si Carol Galang. Carol, magandang hapon sa'yo. Good afternoon po. Okay, Carol, tao ba ho ninyo itong si Felbert Abella?
Hindi na po. Okay. Pero dati? Dati tauhon ninyo. Opo. Oh, okay. Ano nangyari dito? Eh, meron daw sa katransaksyon, dito po si Neil Alvarez, eh, nagre-reklamo po siya dahil daw nakapagbayad na po siya ng full daw po sa renovation, pero sila po ay tinakasan itong Felbert Abelia. Ah, opo. Kasi ang naging kaso po sa amin ni Engineer Felbert Abelia, opo, is sa monetary issue din po. Kaya natanggal po siya sa amin. Naku po. Ma'am. Oho. Ah, ito si Ben Tulfo, kasama ma'am, ko. Ma'am, sandali lang. Ano? Good afternoon po. Ay, hindi ho pwede maging dahilan ho na para kayo ho iligtas sa inyong pananagutan dahil nagtatrabaho sa inyo ho to, inhenyero. Hindi ho ba? Ano po, sorry sir? Hindi ho pwedeng gawing dahilan na porket wala na sa inyo at may monetary problem, may kunting sakit ho na nakikialam sa mga trabahong pera ang problema, mm-hmm, na parang uligtas ho kayo sa inyong pananagutan dahil empleyado nyo noon to. Ginamit yung pangalan. Ginamit ang pangalan ninyo, ma'am. Opo. May ID ho siya. Ngayon, isa ho yan. Pangalawa, meron ho ba kayong lisensya pagdating sa kontrata ho? Membro ho ba kayo ng pick-up? Yung pick-up, contractor. Yes, meron po. O, meron. Meron pala attorney. Oh, then, yung ngayon, kung membro kayo, narinig siguro sa kabilang linya. Yes, ikaw yes. Na pick-up na lang doon. Oh, attorney, yung pala, membro daw sila ng pick-up ho, attorney. Mas maganda ho na membro ho siya. Ngayon ho, ang hinihingi ho natin sa Minister Alvarez ho ba, yung nagre-reklamo? Opo. Mm. Kung maaari ho sana, sila yung pumunta sa opisina, dala yung kanilang under oath na complaint laban ho sa DreamWorks. Oo. Mm. At ang sabi ho ng kumpanyang DreamWorks, ay may problema pala daw itong si Felbert Abelia at hindi na daw ho nila tauhan. Yun nga lang, ginamit po yung pangalan na DreamWorks. Hindi naman doon sapat na dahilan doon para hindi ka tumupad sa inyong mga obligasyon bilang kontraktor ng Mr. Alvarez. Okay, ganito na lang po siguro, attorney, dahil po kayo po ay we know na makakatulong ko kayo. Pasasamahin po namin po to si Neil Alvarez, yun yung tanggapan para makapag-file po siya ng reklamo at kayo po ay makakagawa ho na investigation po dito, sir. Okay. Sige po, malubundo namin sa tatanggapin sa aming opisina. Attorney Matienzo, thank you so much po, attorney. Yung sa isa. Si Carol. Apo, thank you, sir. Carol! Yes, sir. Carol, mayroon ba akong sasabihin sa inyo, ano? Mm-hmm. Okay, una sa lahat, sabi natin, may pananagutan daw kayo at hindi magiging dahilan yan. Yan. Kung nagkaroon ho ng problema sa inyo, itong inyong inhinyero na parang nag-didispalko o di kaya, nang istapa ng pera sa inyo, sinampahan niyo ho ba ng kaso? Sa katunayan po kasi, hindi naman siya yung mismong... hindi naman po sa amin, sa subcontractor po namin. O whatever that is, kung subcontractor ninyo, kayo rin ang ginagamit niyan, ma'am. Ngayon, ang sinasabi ko lang ho rito, para maging ligtas ho kayo sa pananagutan, okay, kung sinampahan nyo ng kaso, yung tao, kasi kayo na dengoy. Kung hindi, parang umalis lang siya na libre, yun. Parang libre na rin kayo, may pananagutan ho kayo. Dahil damay una sa lahat, due diligence, pag kumuha kayo ng tao, dinadalang pangalan ninyo, siguraduhin ninyo, hindi manggagancho. Tama. Hindi ho ba? Kasi manggagancho yung putok sa buho nyo. Dapat kinikiskis sa mukha nyo sa simento. Hindi ba? Yan naman po yung inaayos namin dito sa legal namin. So, kung inaayos nyo, ayusin nyo rin ito nagre-reklamo dahil malaking perang ginastos dito, mami. Ha? Okay, siguro naman sa inyo, barya lang yan eh. Mm-hmm. Di ba? Sa mga nagmamayari, umaapila na rin kami sa inyo na may halong banta. Uh-huh. Na kung maaari, ayusin nyo. So, Carol, tama bang pandinig namin, ayusin nyo rin yung bahay ni Neil? Tatapusin ninyo? Sa part po namin po, ang boss na po namin ang mag-a-action, sir, kasi hindi naman na po kamiktado sa amin si Felbert. Oo. Pero ito'y sasaluin nyo kung anumang bulilyaso dahil ginamit ang pangalan ninyo noon. Hindi pa rin kayo ligtas. Bakit pa lumilusot kayo eh? Oo. Mood na lang kasi kayo. Sabi ko, kami nakikiusap na may halong banta na talay may action na gagawin kami sa inyo. Sa tulong dito, alang-alang dito sa tao nagre-reklamo. Yes. At napapanood tayo worldwide, nationwide, netwide. Web-wide, yun. Lahat-wide. So, Carol, pakisabi sa boss mo, ha? Opo. Makakarating kayo sa pick-up. Nako. Sige po, sir. Okay. Kung ano man po ang magiging output nyan. Okay. Sige. Yung mga boss na lang po namin. Okay. Sige. Thank you so much, Carol. Okay, Neil, ganun na lang. Pasasamahan ka namin kay attorney Matienzo. Oh, talaga po. Sa pick-up. Kasi po, sir, ang pakilala po sa akin yan, engineer po siya. Kaya nga, engineer nga, sabi ni Carol. Pero po, yung mga tao, nung hiningan ko po siya ng ID, mm-hmm, wala po siyang PRC ID. Hayaan mo na yun. Basta't importante, panagutan nila. Salamat po, sir. Okay. Sige, Neil. Thank you so much. Salamat po, sir.